Tanong ko lang po kung ano po yung major problems po dito sa barangay po. Sa aming major problem, okay, that hindi man sa barangay, it's a national problem about drugs. So, nag-start kami ng campaign, maraming mga sumusuko sa amin ngayon, kaya kita mo, busy kami. So, we have 246 surrendery, tapos plus yung mga nahuli namin mismo na nagbebenta. Yun lang yun. Pangalawa, the second problem is, yung mga domestic problem. Like, away mga kapitbahay, chismis ang mga kapitbahay. Pagkatapos yung, the third is, actually this is a national problem also yung sa baha. Kasi alam naman ang kahit tayo sa catch basin. So we're preparing for any event. Sana walang ganun dumating. We're still hoping for the best. Tapos ano po yung mga ginagawa po ng barangay para po ma-solve po yung mga problema ngayon? Puro mo tayo sa baha. Sa baha po, ginagawa namin, in response sa ano na national government natin, di ba meron tayong batas yung Republic Act 9003, not mistaken, yung ano yung Ecological Waste Management Act. Ngayon, tinuturuan namin yung mga sa community kung parang tama pagtatapo ng basura. Ang pagbabawal namin lang sa paggamit ng mga plastic kasi yan nakaka-ano nga sa mga kanal. So every almost a week, weekly kami nililis sa mga trainees dito. Kasi medyo hirap lang kami dahil ang barangay sa city, one of the biggest barangay yun yung Cayeta. Kasi sa drugs naman, paano po? Sa drugs po, nagkakaroon kami ng continuous monitoring sa mga ano, sa mga drug addict. Kanina nagkaroon kami ng offline talkhang yung ano ni Katok tsaka ni Presidente Duterte. Kinakatok namin yung babae ng suspected drug addict o drug pusher. Tapos in coordination with the local government na yan. Pero ang leading agency is the barangay. Kasi kami hindi kita nakakaalam sa mga kung sino mga addict dito o sino mga gumagamit. Ano pong mga projects niyo pa pong nakalatag para po sa barangay? Ang talagang ako, ang advocacy ako eh, ano ako eh, ang advocacy, number one advocacy ko is the illegal, anti-illegal drug against education. Nasabi ko na sa ito ko sa ilan, ang campaign ko sa drugs, bumabaan na kami. And sa akin sa education yung ano yung zero illiteracy sa mga kabataan. Sana sabi ko lahat ng kabataan, simula pa lang sa daycare, maalagaan namin sila. At huli nagpagawa na ako ng mga daycare. It's funded by the barangay, ano. Meron kami sa Karangalan, meron kami sa Sitio Halang. Magagandang mga daycare center yung pinagdagdag namin. Ang iba ginagawa ko. Tapos, ano, meron po ba kayong mga lifelong programs para po sa mga bata, sa mga unemployed, sa seniors? Yes, sa senior, wala kasing kagagawa rito sa education at saka sa senior. May mga project kami, mga cooperatives. Yung binibigyan namin siya ng konting puhunan, pero binabantayan namin na hindi mawawala yung puhunan. Paano na palalagin yung mga sa matatanda, paggawa ng mga candle making, mga ganyan yan. Marami silang ginawa ng proyekto. Tapos sa... Ano ba na question pa ate? Ay, ano pa? Yun lang po, yung mga sa senior. Yun, bibigyan kami ng mga tulong, lalo na sa mga senior citizen. At meron kami mga offices ng senior citizen dito. Marami. Saan po may mga ito? Ang opisina po ng Barangay San Isidro is lima. Saan po yun? This is the main office. Barangay dito ako Monday, full day ako. Sa hapon, dito rin ako. Pero pag Tuesday ako, nasa Karangalan ako. Wednesday, Green Park. Thursday, Sitio Halang, sa Amulin ng Tipolo. Sa boundary ng Tipolo. And the Friday is Brookside sa umaga. Usually, hapon, babalik ako dito.